fanatics turn to pink. Keeper of the light. Fanatics turn to pink. Darkling's assassin. Juggernaut. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. We're back, mga sir. Ito na. Yung ating last series ngayong araw. Pangalawang series po natin. Dalawang series lang ngayon, no? Ah, dalawa lang. Tapos bukas apat. Yun nga po, si medyo. Grabe. Hindi pantay. Dapat tinatlo na lang nila. Oh, okay. Medyo balance. Dapat tatlo rito. Tatlo rin dun bukas. So, ito na nga po. Fanatic vs. Skin Gaming. Nag-iisang C-team sa ating upper bracket. Mainit-init, boss. Ito nga, Fanatic. And then, Kin Gaming, another Chinese team na nasa upper bracket natin. Nalaglag po kanina yung LGD and Vici Gaming yung nag-aabang kung sino may man yung mananalo rito sa Fanatic and Kin Gaming. Nabigla sila, boss, ng Broodmother, no? Oo. Nakagulat ako doon. Pero yung first game naman, nabigla naman sila ng Asian apparition. Ah, yun nga, boss. Nakabigla sila noon. Nung naalala niyo, boss, yung cast natin ng WESG, sinasabi ko na din na sana pumick na sila ng Asian apparition. Oo, kasi maganda nga against Morpling. Kaya lang, sa best pa lang napipick eh. Oo. And eto na nga po yung ating series ngayong araw. Etong Fanatic and Kin Gaming, Nyx Assassin and Juggernaut. Para yung dito sa Fanatic. And then, Kin Gaming naman, Keeper of the Light and Troll Warlord. Yan. Very, very normal naman sa meta natin. Lalo na yung Troll Warlord at Keeper of the Light boss. Kasi, yun nga, malakas din kasi yung Fanatic dun sa mga lineup na nagsusnowball or yung nagfe-face rush sa kalaban. So, si Keeper of the Light napaprevent niya yun with the Blinding Light at yung Ultimate din niya. Oo, and kita mo naman yung ban dito ng Kin Gaming, yung Shadow Shaman. Na aging sa Virtus Pro, ginamit ng Fanatic yan. DJ, ang ganda ng kanyang performance yan. And then, Pangolier, na pwedeng gumamit sa Ice Ice Ice. At ngayon, yung magandang addition sa nila, na pwede rin mag-mid lane na Pangolier. Itong si Abed. Grabe yung ano niya, boss, yung Pangolier. Pangolier niya na, no? Oo, pati itong Lifestealer, na itong si MP naman, na sobrang crucial din ang nagiging performance dito. Ha? Dalawang games against sa Virtus Pro, ang ganda ng pinakita doon nito si MP. Tapa. Bursa, pati Lifestealer. Yung enigma din, boss, na itong Fanatic. Mm. Kasi, kumbaga, si DJ pwede siyang kumuha. Or si RCSS din pwedeng gumamit. So, yung versatility din ng enigma. Magandang ban dito ng Kin Gaming. Mm-hmm. Actually, boss, tinignan ko rin kasi yung DPC points ng Kin Gaming. 90 pa lang yung kanila. Oo. So, sila lang yung nasa taas, ay nasa upper bracket na hindi kasama sa top 12 natin. Oo nga. So, kaya ito yung may chance talaga. And Liquid ata yung matatanggal sa ating top 12, mga sir. Medyo kalungkutan para sa side ng Miracle and the squad. Pero ganun talaga. Hindi nila pinagbutihan ngayong ano eh. Dream big eh, di ba? Isipin mo yung TNC na hindi pumasok sa major ngayon. Eh, medyo mas mataas ng bahagya sa Liquid. Kaya naman, nasa top 12 pa ata itong ang TNC. And then, itong Kin Gaming nga po pumasok ngayon sa ating Magic 12, mga sir. And tandaan nyo, yung 12 po na yun, yun po yung may direct invite sa TI. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan mag-undergo sa qualifiers. And sa qualifiers pa lang, sobrang bakbakan na. Napakahirap mag-qualify. Kita nyo naman, sa major pa lang, TNC, nahirapan nga sila mag-qualify. So, kailangan na kailangan talaga nila na
ma-direct invite ka agad. At maganda nga ngayon kasi 12 yung pwedeng ma-invite dun sa ating pinakakaasam ng lahat na makapasok sa TI. Yeah. Kung baga, kapag sa open kasi boss, yung time na nagpe-prepare ka na sana, kailangan mo pang lumaban dun sa mga smaller teams. Hindi naman, siguro hindi naman smaller, pero yung mga teams na hindi mo ina-expect na aabot ka agad sa TI, which is scary din siya minsan kasi may possibility na matalo kasi may karamihan ng games best of one lang. So yung mga and yan nga po, yung ating DPC points, kitang-kita nyo naman, oh. Yan, gilid mo lang ng bahagya. So ang kailangan na lang na points ngayon 4,271 points para makapag-qualify ka sa TI. Tatlong teams na po yung pasok. Sure. Apo. Sa TI natin. Team Secret, Virtus Pro, and then Evil Geniuses. Yung Vici Gaming na yan, 3K na yung kanilang points. So kailangan na lang nila ng 1-2. Pag nag-champion sila rito, sure, pasok na rin ito nga Vici Gaming dahil nasa upper bracket final sila, di ba? Yung LGD naman, medyo sakto lang kasi nasa lower sila ngayon. Fnatic, yung may chance. And then itong King Gaming, nakakapasok lang. Kita nyo naman, isang magandang run lang. First time po nilang pumasok sa major mga sir. And ang ganda na kanilang naging performance dito, nasa top 8 na po kagad sila. Yung mga moments na ganun, boss, kumbaga, kailangan mo lang magsipag ng ilang moments. Lalo na sa mga, tag dito, sa mga major tournaments. Kasi hindi siya... Kasi kagaya ng last time, di ba? Once na... Yung parang ang tinitignan ng Valve doon, yung bago yung mga majors. Sino yung champion? Na, yung buong overall ng tournament. So, dito kasi parang swertihin ka na isang beses, pwede ka na kagad makapasok. So yung mga ganito, yun nga. Pag nanalo pa rito yung Kid Gaming Boss, possible na direct invite kagad sila. Di ba? Yung mga ganun. Isipin nyo, first time nila sa major. Yun dito, nga, mga sir, first time sa major, yet nasa top 8 na kagad ng ating DPC points. And then ito Pac and Doombringer para sa King Gaming. Kasama po ngayon si Mau. Mau po w, na W, w hindi po Mau. Mau po Mau. W tayo, W. Kumbaga Fnatic for the W tayo. Ayan. Makinis maputi siya, pero ba't ganun? Yan, Mau po Mau. Timber, so saka hindi itim boss yung damit ko ngayon. Kasi labo po na nila, lagi daw itim damit ko. Ah, lagi itim damit mo. Hindi na itim ngayon, blue na to. Yan. Boss, wala pa shoutout naman sa misis ko, Shaira Gamalo. Shoutout sa'yo. And we, walo, I love you. Sabi dito ni Kasasari. Ay, si Kasasari, mabait dyan. Baka naman, boss. Baka naman. Mabait dyan, sobrang bait nyan. Oo. Ano mo, masarap ngayon. Medyo matagal-tagal na tayo, hindi nakaka-request dyan. Pero shoutout ulit sa mga tropang Sacramento natin dyan. Sila Arena US, pati yan, si Kasasari. Boss, alo, pa-shoutout. Magandang gabi from KSA. Sabi dito ni Faiz Spain. Yun, no? Shoutout po. Sarado Food Panda, eh. Paano to? Walang delivery guy. Sayang. Oo nga, eh. Sayang. Oo nga, no? Alas 3, mag-alas 4 na. Ah! Alas 4 na pala. Grabe naman. So most likely, boss, alas 7 tayo matatapos kung mainit-init yung laban natin. Ang ina, huwag naman ganun. Tapos alas 5 tayo, mama. De, okay lang yun, okay lang yun. May alas 5, may meeting tayo. Ah, okay, boss. Okay. May meetingin ko kayo, siyempre. Kailangan na natin ayusin yung ating production dito. Ano ba yung mga bagay na gusto nyo makita ulit sa stream natin, mga sir? Kayo yung mga nakakaalam dyan, yung mga nanonood, siyempre. Ano ba yung mga hinahanap-hanap nyo? Para naman maibalik natin sa stream natin, di ba? Kung kaya naman natin ibalik, may babalik naman natin yan. And ito, King Gaming. Delikado sila, boss. Ay, delikado yung Fnatic, boss, sa Doom pick. Kasi mahirapan si Timberso and si Juggernaut. Kasi hindi na siya pwedeng basta-basta umikot sa gitna ng teamfight. Kasi once na ma-check siya agad ng Doombringer, hindi na siya, hindi na pwedeng mangulit siya dun sa gitna. Yung mga ganong instances ni Juggernaut. So, pwedeng, si Loisa daw. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Hindi daw siya yun. Pero may ganong damit. Ganon din yung tato. Paano yun? Baka ano yun, boss? Dami-dami. Magic. Oh, magic lang. Magic! Eh, minsan may mga bagay tayong magagawa na pag nandyan na, kailangan na natin tanggapin. Hindi na natin, doon lang mapaisip na, ba't ko ba ginawa yun? Eh, wala eh. Nasa may, huli yung pagsisisi, boss. Oh, tamang init lang. May mga tamang init lang kasing nangyayari. And pag nainitan ka, siyempre, minsan, napapaso ka rin. Na, boss. Ngayon, uminit, napaso. Ayun, munti ka na masaktan. Eh, gusto umilag, boss, eh. Gusto umilag sa gusto apoy. Gusto umilag, kaso,
Ang dami nga eh. Makinis maputi siya. Pero ba't brown? Eh, wala. Brown talaga, mga sir. And ito, pipick na nga Fnatic. Let's see kung ano ang kanilang ipipiliin dito. Mid lane na itong si Abed or off lane na itong si Ice Ice. Kasi pwede rin i-mid yung Timber, so, no? Nagamit din naman si Abed bonus yung Timber, so. And yung nagpapack dito side ng King Gaming, yung kanilang mid laner na itong si Juan. Tsaka mas mahihirapan yung pack against Timber, so. Kasi although meron siyang magic damage, hindi naman niya kayang basta-basta patayin yung Timber, so. So, yung harassment coming from Timber, so, medyo mag-aalangan. Itong si Pong. And, eto na. Ay, DK. Dragonite. Same concept po. So, si Timber, so, tsaka si Dragonite, pareho silang makunat sa middle lane. So, hindi ganun kalakas yung magiging impact ni Pong. Kumbaga, pataasan lang sila mag-level. Pero, pagdating kasi ng 6 ng DK, doon na mahihirapan itong si Pong. And, naku, magkaka-farman lang talaga sa gitna. Itong Dragonite, pati itong Pac, mga sir. Direct invite po ba yung OG sa TI? Hindi po. So isipin nyo ha, hindi pa pasok yung OG dun sa top 12 na yun. Ibig sabihin, nanganib talaga yung TNC saka yung Liquid. Kasi wala pa yung OG dun eh. Naglag na yung J-Storm. Yung J-Storm ang nalaglag. Hindi, yung J-Storm, umangat ba? Ang natanggal, Alliance. Ay, okay. Alliance. Hindi boss, wala na talaga Alliance eh. Hindi, nasa top 12 pa sila nung last. Oh, nasa top 12 pa sila. Tapos biglang umangat yung J-Storm, umangat yung King Gaming. Ayun, top 9 nga yung ano eh, top 9 nga yung TNC. So may ibig sabihin, merong mga umangat, may biglang nawala. So crucial boss yung crucial ano, talaga. Yung MDL qualifiers natin. Oh, naman. Para sa TNC. So abangan nyo nga pala eh, MDL natin, mga sir, mag-i-start po siya ng 28 po. Ay 30 daw. Ah, 30. Oh, 30. So March 30. Yung ating MDL na adjust daw eh kasi nagre-request daw yung mga pahinga itong mga teams na kasali sa MD sa Dream League dahil ilang araw nga lang naman jet lag pa, walang practice, sabay magka-qualifiers ka eh napaka-importante ng tournament na yun. Dugin dahil kung sino man makapasok siguro doon, may chance na talaga na makapasok din sa TI, 'di ba? Kasi crucial pa din naman yung spot na itong Fnatic was eh kasi although malaki yung chance nilang makakuha ng mataas dito. Pero kagaya nga sinabi natin sa King Gaming, mag-champion lang sila ng isa, pwede na kagad silang makakuha ng direct invite. Kaya nga eh, lahat ng teams may chance pa basta mag-champion kayo. Pero yun ang mahirap, yung mag-champion kayo, di ba mga sir? So ito, pakilala muna natin ng both teams natin sa side ng Radiant, itong Fnatic from the Sea, Jabs, yung gagamit dito ng Winter Wyvern, Abed naman, on Dragonite, Ice sa kanyang Timber. So, MP, yung gagamit dito netong Juggernaut and then si DJ para sa kanyang next assassin. Samantala sa King Gaming naman, all chickens sa kanyang Troll, Warlord, Pok ni Yi or si Juan, Dark Keeper of the Light, all the 11 sa kanyang Doom at si Kaka sa Lion. Yun, no, mga sir. Favorite boss ng King Gaming eh, itong Keeper of the Light. Actually, ano nga siya eh? Si Dark. Ay, ironic kasi si Dark yung nagamit. Tapos liwanag yung gamit niya ngayon. Eh, misan talaga. Kahit na black ka, white ka pa rin. Di black nga, kita ko. Black pangalan, pero puti-puti. Yun nga, boss. Mm. Pero may pagka-racist yung pangalan niya, boss. Eh. Kasi idol daw niya si Michael Jordan. Ah. Kaya black yung pangalan. Eh, mali yun. Mali yun. Lang. Huwag ganun. Shoutout kay Aileen Suarez ng UAE. Pa-order ng leche plan. You know, sarap. Easy diabetes ka talaga dyan. Number mo, WhatsApp. Uy, ayos ha. Nagkakakuha na pa ng ano, ng number sa WhatsApp. Mukhang mga tropa from Dubai yan ha. Ayaw kasi sa WhatsApp. Sila dyan. So ito, tig-dalawa lang ata. Ayun nga pala mga sir, sagutan nyo pala yung survey natin dyan mga sir. Hanggang 15,000 low. Diyan sa gilid lang yun, no? Sa gilid yan, sa home, punta ka sa home. Tapos, click nyo yung parang survey na yan. Pwede kayong manalo ng 15,000 na load. Makasali nga dyan. Ay, naku. Wala namang gagawin. Sasagutan lang pala yung survey eh. Yung SWS nga, di ba? Sinasabi ni Gadon, dito totoo. E di, yan pa kaya... Sagutan nyo lang kahit ano. Pero ito yung charge. Oh, yun nga lang. Nalate yung carapace dito niya, DJ. So, sa laning stage natin, Ice and DJ. Napanood yung sila sa Virtus Pro. Maganda yung combination ng dalawa na to.
Lagi nagdo-dominate sa lane. Tama. Also yung Timber, so kumbaga once na makuha niya yung level 3 niya, once na makuha niya yung level 2 ng reactive armor, so pwede na siya mangulit without worrying kung maharas pa siya agad nung skin gaming. Kasi may illuminate sila, pero more on damage din naman kasi yung output ni Troll Ward. While on the mid lane naman, syempre itong Abed and itong si Dash, parehas magkaka-farman lang yan, naka-rewards pa nga. Itong si Abed, dun sa may gitna. Dahil pag tumaas na yung level ng blood, ano ba nito? Blood? Dragon's blood. Dragon blood. Dragon blood nito si Abed, i-re-regen na lang talaga niya yung mga illusory orbs nito si Pak, yung haras ng right click niya, halos hindi na iindahin ng Dragonite mamaya yan. Ito yung crucial na lane para sa side ng Fnatic, yung kay Jabs and MP. Sa mga laro nila against sa Virtus Pro, nananalo yung laning nila ng dalawa na to. Ito yung kaibahan ngayon sa Fnatic. Dati, noong mga 3 months pa lang siguro si MP, siya yung weakest link din sa Fnatic. Pero na nakita natin, against Virtus Pro, nagpe-perform siya maayos, nakapag-farm siya, and nagde-deliver talaga siya na kaya niyang bumuhat. Diba? Napansin ko rin, boss, hindi na nila binibigyan ng sobrang daming farm si Ice. Para nga, ma-distribute nila na maayos pati kasi MP makakuha ng item. Kasi dati ganun eh, no? Sobrang greedy rin, boss, ni Ice dati. So ngayon, mga, although pareho pa rin yung heroes niya, pero yung space creation, tinutulungan na rin ni Ice. Isipin nyo, dati mga sir, yung parang Universe and EE. Universe yung pinagpa-farm, EE parang sakto-saktual lang. Pero ngayon, sinasabi nyong version 2 na itong si Ice. Ice 2.0 daw si MP. Tama. Pero ngayon kakaiba na, pero ito yung rotation. Ito si DJ. Ito naman yung hindi mo matatawaran sa ginagawa ni DJ. Yung rotation niya, talaga naman pasok na pasok. And First Blood, makakukuha pa nga ng Fnatic dito. MP pa yung makakukuha ng kill na yon. So, kumbaga, yung rotation kasi boss ni DJ, laging unexpected kasi parang nanghaharas siya dun sa top lane. Tapos bigla na lang siya magti-TP-in. So, kumbaga, yung Lion, ini-expect niya na si Wyvern lang yung kalaban niya doon. Yun talaga yung may kill potential sila. Sa top lane naman kasi, Keeper of the Light and Troll Warlord, medyo mahirap patayin. Dahil hindi rin enough yung kalina magiging damage yan with this Timber Zone na wala naman din lockdown. Talaga makakaligtas lang. Itong Troll Warlord, once na mag... Worlding Axe po. Saka yung blast nito si Keeper of the Light. Wala pa nga siya nung blast na yun eh. Pero once na mag-level 6 kasi boss yung Timber, so pwede na siya mangharas. Mm-hmm. Kasi yun yung mahapding damage niya dito sa top lane. Sarap ng Paris, tapos Mami, tapos Mountain Dew. No. Breakfast is real. Parang ang sarap nga. Magtulay silog tayo mamaya, no? Tulay silog is real. Pwede mamaya, tulay silog. Goto, boss. Nakakapagtulay silog pa ba kayo? Hindi na nga, boss. Naku, namimiss na tayo ni Jager ron, ha? Ito yung stun. Nagkoconnect dito kay Kaka. Umikot na rin si MP. Ang sakit ng damage. And Kaka will fall din sa bottom lane. 11 naman niya yun. Gusto niya pang humaras. Kahit mag-isa lang siya rin sa bottom lane. And ang sakit din ng damage yung kanyang Infernal Blade. 11, umahabol pa rin. Pero meron ng healing words dito si MP to sustain yung kanyang buhay dito sa lane. Okay din na nakakapatay, boss, yung Fnatic. Kasi hindi ganun kataas yung farm dito ni Juggernaut. So kahit paano nababalance out niya naman. Pero kasi si Doom kasi yung mataas na neto isa last hits natin ngayon. So delikado rin yung Doom once na makuha niya early levels niya. Kasi naiiwanan din siya nung Lion dahil namamatay nga siya. Pero Doom, kumbaga ano yan eh, given na yan na napapag-farm talaga yan eh. So talagang kailangan na lang dito ni MP makakuha rin ng kill, diba? Also yung ginagawa, boss, ng King Gaming, yung kagaya na sa TNC na shinutdown kagad nila si Eleven. So, yung dito kasi hindi masyadong nagagawa yun ng Fnatic. Yung stun dito ni DJ, minsan lang natin makikita yan na magkaroon ng misplay. And DJ, hindi nga tumama yung kanyang stun doon, kaya mag-back na lang sila dito. Pero Eleven, yung binigyan dito, itong si DJ, ang gandang carapace. Natanggal niya yung stun na itong si Akaka, or naibalik niya yung damage. Pero nakakuha na ng boundary rune, and Jabs pa yung makakuha ng boundary rune sa bottom lane. Yung ikot netong si MP, hindi enough yun para mapatay ito si Kaka. Nakapag-salve pa siya dyan. 11, gusto i-turn na lang to. Jabs delikado, at Jabs mamamatay with that boom! Shockwave yan. Oo, yun. Nakimutan ko tawag. shockwave. Iyon. Shockwave, mga sir. So yan, mga sir, ngayon nga pala nag-i-stream na nga pala sila ngayon, ha? Kung after niya dito, nag-i-stream na yan. So ito, kung gusto niyo i-follow yung mga streamer natin, ang sila Ishi, si Alec, naku, may sakit si Alec ngayon, mga sir. And si Riz, yan, mga nag-i-stream yan. Yan sila. Actually, Light yan din yung suot niya, boss, kanina eh. Yan din yung suot niya. Kasi pagka-cast niya, pinicture namin siya.
Yung huli, wag nyo nang i-follow yun. Si ano? Yung dalawang huli. Wag nyo nang i-follow yun. And ito, in terms of level, kita nyo naman, nag-level 6 na dito yung pack. Uy, nauna siya mag-level 6 dito, ha? Kesa sa Dragonite. Pero ayan, parehas na sila dyan. So, ilang creeps lang pala yung nilamang dito ng pack. Denies lang. Denies lang. Actually, okay. Surprise nga boss na nakapag-deny yung pack. Magaling-magaling itong mag-beat din yung pack na to. Pero, madalas lamang siya sa gitna. Pero, uy, another miss stun by DJ. Kill na sana para sa side ng Fnatic yun. Mukhang pangit yung gising dito ni DJ, ha? Hindi, tamang painit lang yung ginagawa dito ni DJ. Pero yung stun, magkukunit din sa pack. And another stun by DJ. Pero hindi enough yung damage nila dito. Na-coil pa sila ngayon. Yung Carapace ginamit na. Oh, Abed yung kanila pinofocus dito. Nandito na rin. Itong si Troy Warlord, Abed Delegado. Abed mamamatay. Ang pinakamasama pa doon na commit niya yung Dragon Form at sila pa yung namatayan. Ang ganda rin boss ng rotation ng Troll kasi yun yung mga rotation na hindi natin in-expect kasi carry etong si Troll Warlord. Kumbaga, as much as possible, mag-farm sana siya. Pero very important din kasi pagpunta niya kasi inarot niya rin etong si DK. Sulit na rin. Kasi kinumit na rin din yung coil dun eh. ICC naman, nakapag-farm naman siya rito sa top lane. Meron na siya rito ng mana boots and then level 6 na rin siya. So kahit pa paano, magkakaroon na siya ng damage output dyan sa top lane while Jabs kumukuha lang ng experience sa bottom lane. Kailangan niya mag-level 6. Importante rin yung kanyang ultimate dito sa ating laro. Pero boss, yung problem dito ng Fnatic is itong Doom. Kasi gaya lang sinabi natin, si Old Eleven yung nagiging tempo controller nitong Kin Gaming. And nakakuha siya ng decent farm dito sa bottom lane. Pero at the same time kasi kahit pa paano naman, si MP nakakahabol na rin siya. Meron siya 36 slashes na rin. Pero mag-dive dito sa Eleven. Jabs Delicado. Jabs! Golden Breeze sa sarili, pero hindi niya na mapipigilan yung kamatayan niya rito. And kaka pa yung makakuha ng kill. 3-2 yung score natin. MP nagbabalik din sa bottom lane. Pero anong gagawin mo? Kailangan mong depensahan niya mag-isa. While on the top lane naman, all chicken Delegado dito. Ice, pinap na yung mango. Pero hindi tumama yung kanyang shockram. And timber chain. And that will secure yung kill dito kay all chicken. Kumbaga, parang magiging battle of the offlaners na to, boss. Kasi parehong offlane yung lumalakas. Kaya nga eh. Sa both teams. Yun naman maganda rito. Pinariority talaga nila na palakasin yung both offlanes. Pero po, dito rin sa bottom lane. Uy, medyo nag-iba yung target dito ni Jabs, no? Oo, boss. Tinira niya ng dalawang beses si Kaka, patay ba? Parang sinusulit yata niya, boss. Pero tingin ko, mabuhay pa rin eh. Mabuhay pa rin, no? So, baka nga, baka may stick din. May stick din man ata eh. Mayroon stick din. So, mabuhay. And ito na si Eleven yung kanyang hinaras nga ron. Going for early boss yung Doom with the drums. Oh. Kasi yun din yung strength ng Kane Gaming. Once na mag-online yung mga heroes nila, pwede na agad sila magdire-direcho. Actually, ang ginagawa nila boss lagi, yung sa lalo na mag-bench pool sila, pumunta agad sila ng top lane or ng off lane lagi. So, tatry nilang bumasag agad. Tapos ide-dire-direcho nila, isa-snowball nila. With yung carry nila, mag-farm lang ng dire-direcho din. Kakaiba to mga sir, ha? Kasi yung pangkaraniwang Doom, makikita natin nag-maida sila. Talagang sobrang greedy, mag-farm lang, mag-farm. Pero ngayon, eto, mag-drums of endurance siya rito. Siguro, iniisip niya na kailangan niya mag-survive sa Omnislash. Netong si Juggernaut, mahirap naman isang Omnislash ka lang kahit na may Midas ka, di ka makapag-farm pagpatay ka eh. Oo po. Tsaka ano rin po sa'yo, yung timing dito ng Fnatic, mabilis din kasi. Kasi yung si Timber tsaka si Troll. Si DK. Pwede kaagad sila lumaban din. So at least si Doom, pwede siya kaagad humarap dito sa game natin. And ito na nga, drums yung kanyang bubuin dyan. And then, going for Midas pa rin naman. Pang-secure din ng kanyang farm while Ice on the top lane. Ano yung bubuhin niya ron? Mukhang Atos yata. Atos yun, no? Yung kahit na hindi na pangkaraniwan dito, hindi talaga pangkaraniwan kay Timber, di natin nakikita yun na nag-Atos. Pero kasi ngayon, parang usong-uso yung Atos na yun, eh. Kumbaga, wala na nga masyado boss na kumukuha ng ibang disable yung mga Hex. Hindi nag-ano, more on Atos na talaga sila din. Tag dito, Silence or... Actually, pati nga po lang, ano boss eh, Orchid eh, hindi na rin napipik masyado. Depende na lang talaga eh, no? Pero Atos... Yun nga, yung bubuin dito. Hinahabol si Old Chicken. Yung TP. Kinancel. At namatay pa rito si Dark sa gitna. And then, Abed, sinusulit niya yung kanyang Dragon Form. Yung normal niya talaga yung Tori dyan. Pero bottom lane na naman, magiging alay ata dito si Jabs. Alam nung Fnatic yung magiging rotation dito netong King Gaming. Dahil meron ding wards dito sa bottom lane netong Fnatic.
So napasag nila yung top lane, pinapressure nila yung gitna, nadedepensahan pa netong si Jabs yung bottom lane dito. Pero ito ba yung sinasabi nating paboritong gawin ng King Gaming, which is i-pressure nga yung off lane ng yung off lane nila. So yun, makukuha nila yung tower, pero na-cancel yung TP dito nito si Jabs. Naramdaman siya doon at mamamatay itong si Jabs, pero pinapatagal pa niya yung kanyang kamatayan diyan. Space lang daw para kay Abed and Ice na mapag-farm, pero sa top lane papunta na itong si Dark pati ito si Old Chicken. Kailangan nila dumipen sa tier 2 tower na yung binabasag dito ni Ice. Kita niyo naman, tinatake niya yung damage nung Tori dito. Going for Battle Fury itong si Old Chicken. Actually, mag-farm pa lang siya, boss eh. Iikot lang yung mga heroes nito, King Gaming. Minus siya, Orb. Pero kailangan nila ng tatlong heroes dito para kay Ice. And then, ito na rin yung Doomringer. Ang gandang stun by DJ. Pero yung Timber Chain out niya na Hex. Itong si Ice plus the finger na si Kaka. And killing spree na yung Lion dito ni Kaka. Unang gamit, boss, ng finger. Yes. And, actually, nagtataka ako kanina, boss, kasi hindi pa niya ginamit yung finger sa bottom kanina. Pero yun, nasulit niya yun kasi napatay din nila si Timber sa top. Ayan. Going for Yasha itong si Troll. Si Juggernaut. Pero possible kasi, boss, na once na makuha rin ng Troll Warrior yung Battle Fury niya, maiwanan niya itong si Juggernaut sa farm. Kailangan din nila dito. Parang nag-online. Ang ganda kasi nung nangyari din sa King Gaming, nag-online kaagad yung Doom. So kahit yung Troll siguro, mag-farm na lang muna siya dahil yung Doom, kasama naman to eh. Apo. Diba kung Maida siguro yan, para sila mag-farm, yun, medyo makulit na gagawin dito ng King Gaming. Buti na lang talaga, nag-drums muna itong Doom. Tsaka si Pampos, ano rin siya, early team fight din siya, going for Veil. Hindi muna siya magda-dagger dito. Hindi nga siya nag-dagger dito, mga sir. So let's see ano mangyayari dito, mga sir. 4-5 yung score natin. 12 minutes ng ating laro, lamang lang ng 1K itong King Gaming. Pero in terms of objective naman, lamang ata itong Fnatic. Nakuha ba nila yung gitna? Nakuha na. So dalawang Torii na ibasag para sa side ng King Gaming. And open na yung kanilang jungle din sa top lane. DJ naka-Vendetta rin. Going for Midas ulit po si Doom. So hahabol ulit siya. At least meron siyang early item bago siya rin bumalik sa Midas. DJ De Lima Junel yun. Patay tayo dyan. Medyo kaiba nga yan ha. Game 1 pa lang po ito ng Best of 3 series natin, Fnatic and King Gaming semi-finals dito sa ating upper bracket. Pero mamamatay dito si Dark sa top lane. Ang gandang setup ng kills coming from DJ. Ice naman, tinamaan ng stun. Nandito na rin yung pack. Ginamit na yung build sa kanya, yung Hex to cancel the Timber Chain out. Yung Doom na dito na rin. Hindi na kailangan yung Doom. Patay na rito si Ice. And Old 11, kumayas pa. Puminois. Pero, actually, boss, yun yung gusto sana gawin Ice nilang Fnatic. Although, syempre, as much as possible, less sana yung kills. Pero kasi kailangan nila bigness phase. Itong si MP, kasi matatagal lang pa siya. Ito, ganito dapat gawin ng Fnatic. Mag-rotate na ito si Abed. And na-scan nila dito si Old Chicken. Alam nila nag-farm sa may neutral creeps itong Troll Warlord. Pero dere-derecho ba sila? Let's see, nakaabang. Itong si Abed and Jab sa bottom lane, ready to TP. Alam nila walang TP, nag-TP yung Doom sa top lane kanina. Yun ang pinakamaganda. Yari ato yung Troll Warlord will fall kaagad dito. And Kaka, nag-TP pa siya rito. Mga sir, delikado itong Lion. Umigot-igot si MP. And kinansin na lang kaagad yung TP na ito si Dark dahil susunod na rin siya kung nagkataon. Possible boss, na dalawang tower ito kasi wala mga TP. Ang ganda nung basa doon ng Fnatic, no? Alam nila na nag-rotate yung pack sa top lane, pati yung Doomringer. Cooldown yung mga TP niyan. Go natin sa bottom lane. Kahit na nasa second tower na itong Troll Warlord, ka-diving pa rin nila yan. Which is very wrong para dun sa Troll boss. Kasi wala rin silang vision eh. Dun sa area. So malaki yung possibility na may kasama itong si Juggernaut. So mas ganda sana kung hindi rin siya pumunta. Hindi rin naman nila na-communicate ng tama na, oy, wala kaming TP. Huwag muna kang dumipensa dyan. Mag-farm ka na lang muna. So nagpakita siya sa lane. Automatic yan. Da-dive in ng Fnatic, mga sir. Bounterous 2-4-2. Ganda ko maka, boss. Hello, pasyaro naman dyan. Sam Gupsal, ang sarap mo. Diyos ko, unlimited. Ang sarap-sarap mo. Pero Doomringer, ito na nga. Yung kanyang Midas and then going for dagger. Yung kanyang next item. While DJ,
Hindi siya masyado mayaman niya yun, ha? Pero malaki pa rin impact ng ginagawa niya. Yung scepter yung kanya next item. Pero sa bottom lane may binibigyan. Tignan mo na, cameraman. Ayan na nga, nakita na natin dito. Ito si Old 11, tinatamaan. Siya nung slow dito. Oh, papunta rin sa gitna. Yung the rest of King Gaming naman. Pero napakaganda ng ultimate. Kaya from jumps. Ape, delikado. Yung ultimate dito. Ito si Dark. Preventing ito si Ape na makapakakas at na fingers sa mukha. Ice. Timber chain out na lang yung kanyang magagawa. Pero Abed yung namatay sa side ng Fnatic. Kailangan nila dumipesa dito sa tier 1 tower. 45 will be used by Fnatic. 7-7 score natin. Bakbakan both teams. Ayaw nila magpatalo dito sa early game ng ating laro. Medyo nahihirapan yung Fnatic boss kasi hindi rin nila napatay yung Doom sa bottom lane. Yung dalawang support. Also, nakita na rin natin yung combination ng King Gaming, which is yung Dream Coil plus yung Will-O-Wisp. Na sobrang OP para dito sa Fnatic. And yun, sa MDL qualifiers po, nandun po yung TNC, mga sir. Ayan. Pero na-adjust yan. Naging March 30 na po yung start ng ating MDL. In-adjust para sa mga teams dito sa Dream League dahil jet lag daw. So, sige. Ano muna tayo? Pahinga muna ng konti. Then, MDL ng Atrenta, mga sir. So, yung gitna, nabigyan nga itong si Abed. Pero cooldown na rin. Ito yung mga kanilang ultimate. Kakap. Gustong pasukin dito ni Ice is Ice. Pero may disable. Ito yung Hex. TP coming from the rest of King Gaming. Pero tinalun lang kagad dito yung Doombringer. Doombringer delegado. Yung stun dito kay Doombringer. Hindi na nakagalaw. Ice is Ice. Ang ganda nung kanyang ginagawa rito. Pero the ultimate coming from Jabs. Hindi pa rin naman pati si Eleven. Grabe naman yung kanyang damage. Yung sustain doon. Pero Abed, kunti na lang kanyang buhay. Ang ganda nga Cold Embrace. Pero mamamatay ba siya? Ayun ang talong. May damage pa. Ito side ng King Gaming. Wala. Namatay pa rin si Old Chicken. And Abed, tama nga. Dance lang. Orb coming from Pac. Stunning mo Abed. Ito na yung stun. Wala pang pang-cancel lang stun niya. Ito si Pac. Yung orb niya, cooldown na. Magagamit niya yung orb. Makapag-joint out ba siya? Yes po. Into high grounds at ligtas. Ito si Pac. Pero 3 heroes down the side ng King Gaming. Grabe boss yung sustain eh, itong Fnatic. Lalo't meron silang heal ng Juggernaut, tsaka yung Cold Embrace. So hindi kagad kaya patayin ng King Gaming. Mm-hmm. Also, si Doombringer kasi kunat din, no? Although, akala ko nga boss, mahihirapan yung Fnatic kasi napitaw na nila lahat ng skills nila. Kay Doom, tapos hindi Doom pa namamatay. Buti na lang, dumatay si Ice, and syempre, mas malakas yung damage nyo doon sa Doom. Doon sa Whirling Death. Tsaka yung dalawang support boss ng King Gaming, pinipilit nilang pigilan. Itong si Ice. Masyado makunat. Yung lockdown coming from King Gaming, nagkulang din para doon sa ibang heroes. And yung first 10 kills, massive secure dito ng Fnatic. So make sure na i-check nyo yung mga bet nyo, mga sir. Ayan, salute.bet at gamitin nyo yung promo code natin. Lupon! Para naman magkaroon kayo ng bonus gold. Bonus sa 100 euro. Anong username ng pack? One. Sabi, one daw. Mandarin yun, boss. Mandarin. Yi. Tapos kasi pag one, ibig sabihin one. Apo. Oo. Pero ang gandang counter initiate coming from Jabs. Muntigan pang pwede pa sana patayin yung pack doon kung meron lang follow-up damage. Pero at least nabuhay ito si Abed. Yun yung maganda, may pang counter sila doon. Winter's Curse nito nga si Jabs. Actually was inexpect ko nga mag-meteor hammer si DJ mamaya. Kasi pwede, siya yung pinaka-combo nila ng Winter's Curse. Oo, no? Pwede. So, once na mag-Winter's Curse, pwede kagad niya sundan. Tapos yung sa kanya i-consunod yung fail. Pero mag-ano muna siya rito? Yules muna. Ano ata siya rito? Nag-bezel. Bezel ata yung pre-build niya. So, maganda naman. Against Troll. Against Doom. Yung regeneration kasi, na nga. Bezel na nga. Ito nga next assassin. So, maganda yan. Dito sa dalawang heroes. Old Chicken. Meron niya siya dito pang farm na item. Wala naman siya rito pang depensa. Masyado siyang malambot. Kumbaga walang stats boss yung item niya sa ngayon. Mayayari siya dyan. And DJ looking for a kill pa rin. Pero ang gandang scan coming from Fnatic. Maispatan nila yung the rest of King Gaming nandito sa top lane. And alam ni Abed yan. Kaya naman farm na lang muna siya rito sa may bandang baba. Dagger plus sa drums para din sa Dragonite. Delikado na boss yung yung pack. Kasi pwede na siyang biglain. Yung kumbaga double stun. Oo. Nitong si DK tsaka si
Next Assassin. Oh. Let's see kung ano mangyayari dito. Abed, napakita siya dito sa gitna. And going for BKB yung kanyang next item. While MP naman, ang kanyang item dito mga sir, ay meron siya dito Maelstrom and then Yasha, Manta Stall yung next na item niya. Actually boss, nakahabol na siya eh. Siya na yung pinakunta sa network. Dahil din dun sa wala pa siyang Fury dyan ha. Yeah, talagang tamang farm, tamang palaglang yung kanyang ginagawa. And ngayon nga, nasa top na na siya ng ating network. 4-1 and 0 din. Na doom ka agad dito si Ice 1v1 dito sa top lane. Papunta na etong side ng Fanatic. Grabe naman to no. Nakipag 1-on-1 pero yan na yung healing ward. And then naset up ng stun. Dito yung Doombringer. Doombringer na base siya ngayon rito. Masyado ka matapang. Nagigigil kami sa'yo! Slash ginamit pa rito na ito si Juggernaut. Pero sulit na sulit yun, boss. Kasi pwede rin silang actually mag-Roshan. Roshan, no? Kasi kulang na. Lalo't walang Doom. Kahit mabuhay itong si... And importante yung Doom niyan. And ako, kita mo na may aggression dito ng Fnatic. Dire-diretso na yan. After nila makuha na kill, another kill din sa gitna. Dark naman yung mamamatay. And big heroes yan, mga sir, to contest yung Roshan. Pwede na mag-Roshan dito yung Fnatic, pero ayaw pa nila. Possible din boss na yun nga may dream coil pa rin kasi tsaka Willow. Easy lang, easy pa rin. So as much as possible, ilamang naman sila kumbaga. Sa akin, di ba man sila masyado mabilis mag-Roshan eh. Di ba? May nandiyan pa rin yan. Mabilis lang mabuhay. Itong support ng Kin Gaming, kita mo naman, nauna pa siya doon sa Doombringer. So buhay na nga. Itong Keeper of the Light, Smoke binili nito si Jabs, so may another rotation atang balak. Itong Fnatic dire-diretso na yung kanilang aggression dito from early to mid game. Oh, MP mais pa si Old Eleven. Buti na lang walang Doom pa ito si Eleven. Pero grabe yung right click dito. Yung coil magagamit. Wala na po siyang pang-ikot doon at na finger kagad sa mukha. Pero yung stun dito ni DJ, wala nga lang follow up 'yan. Jabs and DJ, tatakbo na lang. And good pick up 'yon para side ng Kin Gaming. Actually, but hindi rin ako sure kung bakit nandun si MP kasi wala rin silang vision. Kaya nga eh. So parang gusto lang niya mangulit. Lalo na limang heroes naman ng Kin Gaming yung buhay. So parang kang lumalaban sa gerang nakapigit. Parang ganun yung nangyari sa kanya. At nadali nga po siya ron. Ang sakit ng damage, no? Critical strike ng Doombringer plus merong Infernal Blade. Malupets. Pero Dark, hindi natin siya masyado nararamdaman pa. Dahil lang nakakontest yung kanyang ginagawa rito eh. Tsaka naka-priority yung farm boss kay Lion. Oo. So sa ngayon, talagang wards lang yung kaya niyang build eh. 1-6, kita mo yung network na 1-6. Kung nag-AFK ka, mas mataas pa yung network mo eh. Oo. Dagon, para dito sa may pack. Kulang ba sila sa damage dito? Dadagunin mo, team versus saka... Hindi, magandang item boss against Cold Embrace. Para ma-burst down din nila yung mga heroes nitong Fnatic. Kasi doon sila nahihirapan. Sa Cold Embrace, no? Pwede, oo nga. Pero, sige. Pwede na yan. Dagon. at the same time po, si Timberso kasi, kumbaga nag-rely din siya sa regen. Mm. So, kung makapatay mo siya na mabilisan, hindi niya mawabalik yung buhay niya. Kailangan din ata dito ng vessel ng King Gaming. Yeah, boss. Parang yun ata yung pinaka-importante nila mabuo rito. Maganda against DK, maganda. Against doon sa may healing ward nitong si Juggernaut. Maganda rin against Team Burst, di ba? Pati doon sa may Cold Embrace, pero yan, patay kagad yung pack. Isang stun plus ultimate lang nitong si MP. Wasak din dito si Dark. Two heroes on the side ng Kin Gaming. And open na yung Roshan. Kung gusto nila mag-Roshan. And Troll Warlord, farming lang. Oh, naging passive din boss yung laro ng Kin Gaming. Dahil din sa cooldown yung Finger of Death. Kasi kanina, cooldown yung Doom, so kailangan nila maging passive. After nun, nung napatay nila si MP, cooldown nun yung Finger of Death. So nag-aantay sila ng cooldown. At kinapitalize naman yun yung Fnatic. And eto na nga, dire-diretso na yung Fnatic dito. Roshan na yung kanilang target. Sipin nyo mga sir ha, yung si teams dati, parang pag nakaabot tayo ng top 4, top 6, masaya na. Sobrang masaya na. Pero ngayon, kita nyo, lamang tayo rito sa game natin, ha? And top 4 na. Yung susunod natin dito, pumasok dito si Kaka. Minali niya yung kanyang buhay rito. Mukhang easy kill na to. Pero ang ganda na makarapis kayo from DJ. Ito ba yun? Hindi nakapag-doom na ganun eh. Dahil na-stun siya mga sir. And then yung SS dito na itong si Jabs. Kinumita dito kay Old Chicken. Ginamit niya rin yung kanyang ultimate. Pero another Carapace kami from DJ. Grabe ka naman mag-Dota, DJ! And Old Chicken will fall. Two heroes na side ng Kin Gaming. Nakuha pa nila Aegis. Actually, apat na heroes ng Kin Gaming yung delikado dito kay DJ. Kasi may mga skills sila na
hindi nila kayang pigilan. Kagaya ni Puck, ni itong Illuminate ni Keeper of the Light, tapos si Troll, tsaka si Doombringer. Oh, so, okay. Once na map-up na nila yung skill nila, pwede na yung Carapace talaga. Napakahusay ng setup ng Carapace dito ni DJ. And eto na yung kanilang mga item na dadatingan na. Oh, pinasok nito si Ice Ice Ice, pero napag-blink out yung Puck. So, shoutout nga pala kay Kevin ng Yon. Yon, good morning. Siya yung nasa Inumart noon nung nakarami. Pero pininker, si Abby dito, buti na lang nakapag-BKB siya doon. Pero nadoon pa rin naman itong Dragonite. Inahabol siya dito ng 11. Pero another stun by DJ. Ubus na yung buhay dito na itong si Puck. Nakapag-out pa itong Dragonite. May healing ward pa doon si MP. Jabs, nakaligtas din. 11 naman ngayon yung mapahamak dito. Tinaturn out ito ng Fnatic. Pumasok bigla si Abed. Puno na yung buhay. Bigla-bigla na lang mga sir. Kakapatay na yan. 11 yung susunod sa side ng King Gaming. Oo, nakapag-stick pa siya ron. Pero mamamatay pa rin. And killing spree para dito kay MP. Another two heroes down the side ng King Gaming. Fnatic, the red-red yung kanilang aggression. Mukhang patapos na to. Yan yeah, nga, boss. Pero boss, gusto ko lang puri. Ayaw patapos. Grabe naman. Excited na yung ano sa game 2, yung panalo ko. Grabe. 26 minutes. Dominating yung pinapakita dito ng Fnatic. Lalaban itong King Gaming, pero nakarapace si Ojigan. Nakapag-BKB naman siya dyan. Yun nga lang. Meron ditong Winter's Curse. Grabe naman. Itong side ng Fnatic, may pang-counter sila, may pang-sustain. Walang mapatay itong King Gaming. Papasok na naman si Abed. Wala na namang damage itong side ng King Gaming. Nahuli na naman dito nila yung Keeper of the Light. Dahil mamamatay. Nagtitipi po sa mukha. Kapal nun ha. Pero yung Puck na atos. Puck mamamatay. Walang buyback po. And wala nga pong buyback. 21-8 yung score natin. 7K network lead in favor of Fnatic. King Gaming, anong nangyari? Sa ating dalawa. Nayari nang nayari sila rito. May another embrace. Itong si Jabs. 11 nakapag-BKB. Pinapalagan din si Abed. Pero talaga ba? Nay-force na pa rito. Abed, ligtas pa rin. BKB by Abed. 11 pa yung namatay. Tadagger na naman yan. Dagger son. Ayaw na si Abed. Na ano siya ron. Natakot siya ron. Ayaw pa lang tumigil mo. Diretso pa. Dire-diretso sila rito kahit mabilis mabuhay yung King Gaming. Eh wala pa kailan itong Fnatic. Kula sila sa damage dyan. 3-man stun by Layo, pero nakarapay siya doon. Kaka mamamatay. Ang stamaw para dito kay Ice Ice Ice. And Fnatic rushing down itong King Gaming. Grabe naman yung kanilang performance dito. Sabi sa inyo eh, Fnatic TI9 champs eh. Grabe. Grabe na. Nakita ko ba yung ano eh, yung story? Ay, yung ano, yung memory. Matindihan. From TI7, pinupusokan ko na yung Fnatic na yan. Kina, napasubo na ako dyan eh. Oo, eto pa. Nako, si Juan Delegado, pero BKB kami from Maojigen. Nakagamit na rin dito yung call nung Puck DJ. Ang ganda nung kanyang dance technique doon. Pero yung ultimate dito ng Keeper of the Light, nakakontrol yung side ng Fnatic, pero may Winter's Curse. Pang-counter doon sa ginagawa initiate dito ng King Gaming. 11! Na-omnis na siya rito, pero nag-bounce dito sa may Keeper of the Light yung omnis splash. Magagamit yung Aegis of the Immortal. Si Old Chicken, ma-ultimate. Gagamitin rin yung kanyang ultimate. Pero cold embrace lang, na-counter na agad yung Troll Warlord dito. Double kill para dito kay MP. Wicked Sick para dito sa may Juggernaut. And 12-1-7 yung performance dito na itong Juggernaut. Napaganda para kay MP, pati na rin sa the rest of Fnatic. Napakahusay. Isa sa mga problems boss ng King Gaming, yung timings nila. Kumbaga, nagre-rely kasi sa Finger of Death tsaka sa Doom. So, para makapatay, no? Yung Fnatic, pwede sila gumawa ng gumawa without worrying sa mga cooldowns nila. Kasi meron silang... Kunat! Meron sila boss na Omnislash, pero hindi naman nila kailangan. Makunat! So, yung sustain nandyan. Tsaka boss, yung nung na-doom si DK kanina sa mid lane, si Winter Wyvern, si Jabs, yung nag-force stop dun sa Doombringer, papunta dun sa high ground. Kaya hindi napatay yung Dragonite. So napakaganda play. Yung mga ganong simpleng play coming from Winter Wyvern, yung mga saves niya coming para dito sa Dragonite tsaka kay Juggernaut kanina. Grabe yung mga plays dito ng Fnatic. Uy, 4:30 AM na pala mga sir. Pero dire-diretso pa rin tayo rito. Game 1 pa lang yan nitong best of 3 series natin Fnatic. Getting this game number 1. Ang ganda naman lang performance yan. King Gaming, parang kulang. Wala silang vessel eh. Ang ganda ng vessel dito. Kung gumamit sila ng vessel dito eh. Ang ganda. Pero yun nga, siguro yung
item dito ng Troll Warlord din, no? Kung SNY lang siguro to, SNY BKB, baka mas maaga sila nakapalag. Actually, mas nakakasabay sila eh. Pwera lang nung bigla silang nahirapan nung sa shrine area. Oh. Yung namatay kagad si Pax, bigla na lang nag-snowball ng dire-diretso. Oh, dire-diretso na sila ron. At yun nga po, dire-diretso rin tayo rito mga sir. Boss, wag Jardel, 0 and 0. Oo. Oh. Tapos 18 yung assist. 18, no? Grabe naman yun. Assist lang. 0-0 siya yan. Nakakalinis. Hindi namatay, hindi nakapatay. Tamang assist lang para dito kay DJ. At napakalupit ng kanyang mga karapis dyan. Game 1 pa lang yan mga sir. Huwag kayong alis. May game 2 pa tayo nito Fnatic and Kin Gaming. Short commercial break lang and we will be right back.